John 8:36. So if the Son sets you free, you will be free indeed. The Christian faith is really all about freedom. But free from what? Ano nga ba talaga ang kalayaan at kalayaan ito mula saan? Mula kanino? Free from what? Panginoon naming Diyos, salamat po sa araw na ito. Salamat sa isa na namang dagdag na araw ng buhay. At salamat sa lahat ng ibinibigay mo sa amin mga pangangailangan. Higit pa riyan, binibigyan niyo pa kami ng marami pang bonus. Ang iyong kabutihan ay damang-dama namin. Salamat po, O Diyos. At ngayon humihilingin po kami ng karunungan na maunawa ang inyong pagtuturo. Kayo po ang maging tagapangaral, tinig niyo ang aming madinig. And we ask you, Lord, to keep your people safe from all harm, internally and externally, mula sa pandaraya ng kaaway at sa panggugulo ng mga tao. Lead us, protect us, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray, thanking you for your generosity, kindness, and goodness. In His name, we honor you. Saan nga ba malaya at ano ang dapat na maging bunga ng pagiging malaya? May isa kong paboritong kwento dahil ito'y lagi na lamang nagpapakita kung ano ang kahulugan ng maraming malalalim na bagay. John 8, 1-11, bagamat hindi yung talagang kwentong ito ang ating pagbubulay-bulayan. Jesus walked out to the Mount of Olives. Then early the next morning, He went to the temple. The people came to Him and He sat down and started teaching them. The Pharisees and the teachers of the law of Moses brought in a woman who had been caught in bed with a man who wasn't her husband. They made her stand in the middle of the crowd. Then they said, "Teacher, this woman was caught sleeping with a man who isn't her husband. The law of Moses teaches that a woman like this should be stoned to death. What do you say?" They asked Jesus this question because they wanted to test Him and bring some charge against Him. But Jesus simply bent over and started writing on the ground with His finger. They kept on asking Jesus about the woman. Finally, He stood up and said, "If any one of you have never sinned, then go ahead and throw the first stone at her." Once again, He bent over and began writing on the ground. The people left one by one, beginning with the oldest. Finally, Jesus and the woman were there alone. Jesus stood up and asked her, "Where is everyone? Isn't there anyone left to accuse you?" "No, sir," the woman answered. Then Jesus told her, "I am not going to accuse you either. You may go now, but don't sin anymore." Pamilyar na kwento, gasgas na nga sa tenga ng marami, pero hindi na uubusan ng leksyon para sa atin. Isang babae ang nahuli nila na nakikipagtalik sa isang lalaking di niya asawa. Ipinagbabawal ng kanilang mga batas. At ang pato na parusa dito ay kamatayan, actually originally, both sa lalaki at sa babae. At kung anong nangyari, sa paglipas ng panahon, yung babae na lang ang papatayin at hindi na yung lalaki. Napaikutan nila yung batas para ma-exempt yung mga lalaki na siyang mambabatas at siyang mga nangunguna sa lipunan. So dinala ang kahabag-habag ng babae, walang kalaban-laban, huling-huli sa akto, at dapat siyang patayin sa pamamagitan ng pagbato hanggang mamatay. Can you imagine kung gaano kasakit ang batuhin ka hanggang mamatay? Naranasan na nating mabunggo, mauntog, ang sakit, pero yung hanggang madurog ang bungo mo, hanggang mamatay ka, babatuhin ka, hindi lang ng maliliit na bato, pati ng malalaki. At yun ang gustong gawin ng mga tao doon sa babaeng nahuli na nagkakasala ayon sa kanilang batas. Sinabi ni Jesus, alam natin yan, kung sino sa inyo ang walang kasalanan ay mauna nang bumato. Ang totoo niyan, hindi lang yung babae ang inuusig, si Jesus man ay dinadaan sa pagsubok at siya ay nililitis. Kasi pag sinabi niyang huwag batuhin, ibig sabihin, hindi siya sumusunod sa batas. At pwede na rin siyang batuhin hanggang mamatay. Pero pag sinabi niyang batuhin, ibig sabihin hindi siya susunod sa sarili niyang batas ng pag-ibig at pagpapatawad. Kaya lose-lose. Kahit anong piliin ni Jesus, talo siya sa tingin ng mga gustong
at nagpakana na siya ay ma-corner, masubukan at mahuli. Pero napakaganda ng sagot ni Jesus. Hindi niya diretsong sinabing huwag niyong batuhin, therefore he cannot be accused of not obeying the law. Pero hindi naman niya sinabing batuhin dahil he will be accused of not obeying his own law of love. Kundi sabi niya, sige, pwede naman batuhin, pero binigyan niya ng qualification na ang babato, yun lang walang kasalanan. Knowing very well that everyone is guilty of some sin or the other at hindi lang lahat ay nahuli nung oras na yon. Pero ang dapat natin pagtuunan ng pansin sa panahong ito, bagamat maraming pwedeng pansinin sa kwento na yan, is that people were bound to and by the law. Gapos, nakatali, nakakulong, nakakadena ang mga tao sa batas ng kanilang relihiyon. Kung kaya't, people will kill or die because of religious law. Obligado sila ng kanilang batas na pumatay nang sa tingin nila ay nagkakasala, at obligado ka namang pumayag na ika'y patayin pag naman ikaw ay nagkasala. Kaya parehong yung nagkasala at hindi nagkasala ay mayroong pananagutan, pumatay o mapatay. Suriin naman natin kung ano magiging bunga nito sa lipunan, sa tao, sa individual, sa magkakaibigan, sa magkakamag-anak, na lagi nalang merong mahuhulihang nagkakasala. Yung hindi nahuli at nakahuli, sila ang papatay, at yung nahuli, papatayin. Araw-araw halos, may ganitong violence na nagaganap because of the law. Knowing very well that it is impossible to obey all the law all the time, then it's only a matter of time hanggang ang lahat ay mapatunayan nagkasala at dapat nang batayin at barilin kung baril ang parusa, pero noon ay bato. James 2:10, if you obey every law except one, you are still guilty of breaking them all. Ang linaw nito, kung mahilig ka sa batas, sa utos ni Moses, isa lang ang di mo masunod, ay ituturing na rin di mo sinunod ang lahat. Makasalanan ka na rin. Kay konti, kay marami yung kasalanan mo, makasalanan ka pa rin by the law. Lawbreaker ka pa rin no matter how much you try. Under the law, and because of the law of Moses, no one is free. Everyone is guilty and condemned. At dahil ang mga tao ay guilty and condemned, ang hilig din nilang magpagilty sa iba at mang-condemn ng iba. Dahil hindi sila tumatanggap ng pagpapatawad, hindi rin sila mapagpatawad because you cannot give what you do not have. And that's what they never had, peace of mind. Ang lahat ng tao ay naghahanap ng kapwang nagkakasala para mabato, at lahat ng nagkakasala ay nagtatago dahil sila ang mababato. Walang kapayapaan ang relihiyon na ito. Nagiging mapanuri para kang pulis, laging naninita, laging nangusga, walang katahimikan, wala kang pwedeng pagtiwalaan. Galatians 3:10, anyone who tries to please God by obeying the law is under a curse. Scriptures say, everyone who doesn't obey everything in the law is under a curse. So pag mahilig ka sa law, everything or nothing. Sundin mo ang lahat dahil bali walang sundin ang 99 kung yung 1 hindi nasunod. At sinasabi dito na sino man ang nagnanais na ang Diyos ay mabigyan ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagiging mabuti, sa pamamagitan ng pagiging sinless, sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin ng batas, sila ay nasa ilalim ng sumpa. Dahil hindi nila mabibigyan ng kasiyahan ng Diyos, dahil hindi naman nila masusunod ang lahat ng law. Romans 3:10, the scriptures tell us, by the law, no one is acceptable to God. Kung ang gagawin ng Diyos sa panukat sa tao ay ang batas, walang tatanggapin ang Diyos ni isa. Kaya kung ang gagawin din nating panukat sa kapwa tao ay batas, wala tayong tatanggapin.
Itatakwil mo ang iyong magulang, itatakwil mo ang iyong anak, ang iyong kapatid. Maghihiwalay lahat ang mag-asawa. Kung ang gagawin nilang panukat sa kapwa, tao ay ang batas na dapat ganito, dapat ganon, dapat perfect ka, dapat ito sundin mo, ito ganon. Kasi lahat naman nakakasira ng mga alituntunin na yan. Walang nakakasunod ng lahat ng alituntunin ng moralidad sa lahat ng oras. Kaya ang Diyos, kaya lang tayo nagiging katanggap-tanggap dahil binabaliwala niya yung batas at ang pinapairal niya ay ang batas ng pag-ibig na sinabi ni Jesus. Tayo man, sa lahat ng relasyon natin sa kapwa, nananatili lang tayo magkakasama kung ang ating paiiralin ay batas ng pagpapatawad, pagmamahal at pag-ibig. Pag ang pinairal natin ay legalidad, yung dapat ginagawa mo tapos hindi mo ginagawa, therefore guilty ka, lahat ng tao maghihiwa-hiwalay. Kaya ipinakita na sa atin ni Jesus kung anong dapat. Hindi ang batas ni Moses, hindi ang mga batas at alituntunin ng relihiyon, anumang relihiyon, ang tutungtungan ng tao para makarating sa Diyos. Ito yung elevator na libre ang sakay, the love of God through Jesus. John 8:12, once again, Jesus spoke to the people. This time He said, I am the light of the world. Follow me and you won't be walking in the dark. You will have the light that gives life. Sa pagsasabi nito, indirectly but clearly, sinabi ni Jesus na ang mga tao sa kanyang panahon, sa kabila ng pagiging relihiyoso, ay nabubuhay sa kadiliman. Naglalakad ng bulag, walang liwanag. Kaya sabi niya, ako ang inyong sundin. Hindi ang law, hindi ang mga Pharisees, hindi ang inyong mga religious regulations. Kasi pag sumunod kayo dyan, lagi kayo nabubulid, lagi kayo natutumba, nahuhulog, dahil walang perfect. Under the law, because of the law, people were in darkness, according to Jesus. And therefore, people were lifeless. People were dead. Meanwhile, the opposite is Jesus. Jesus is life. He is light. He is love and grace, not the law. Kamangha-mangha na sa kabila ng buong buhay na nadidinig natin ang katuruan tungkol sa love of God through Jesus, salvation by faith, by grace, ang mga tao, pinaghahalo pa rin nila sa utak nila at puso at buhay yung love at yung hatred, yung grace at yung law. At pagka sila ay nasa kataasan ng kanilang kalituhan, ang pagbabasihan pa rin nila ng pagtanggap sa kanila ng Diyos at pagtanggap nila sa kapwa ay yung pagsunod sa mga alituntunin, in other words, kabanalan, kabutihan, perfection, moralidad, samantalang ang lahat ng yon ay tinatakpan, hinuhugasan, pinapalitan ng pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos, ano paman ang iyong kalagayan. Takot na takot ang mga relihiyoso doon sa ano paman ang iyong kalagayan, ano paman ang iyong performance, dahil ang takot nila baka abusuhin at mabuhay ka na sa kabalbalan, sa karumihan, dahil alam mong mahal ka ng Diyos. Pero hindi kailangan ng Diyos ng editor, hindi kailangan ng Diyos ng protector mula sa Kanya at labad sa Kanya mga sariling katuruan. Itinuturo niya talaga ang walang patakarang pagtanggap at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesus. At hindi pwedeng paghaluin si Jesus at ang mga Pharisees. The law of love of God and the laws of Moses that require people to be stoned and to submit themselves to stoning. Hindi pwedeng salad o bulang lang ang pananampalataya. Either you live by grace or you live by obeying the law. Either you accept the unconditional love of Jesus or you earn your own salvation by being perfect all the time. Pero hindi pwedeng pinagkocombine yung dalawa. In 99.99% of so-called Christians, litod dyan. Hindi naman kasi ina-emphasize ang pulpit yung love of Jesus eh. Kasi ang trabaho ng pulpit din manakot. Kaya ang trabaho din ng church, manghusga. Nakakalito. Ano ba talaga ang kailangan? Ang linaw-linaw. If you obeyed all the law but fail in one, you fail in all, then nobody will pass the test. So bakit pa yung test of the law ang i-apply mo sa buhay mo, hindi ka naman papasa. John 8:13-15,
The Pharisees objected, "You are the only one speaking for yourself, and what you say isn't true." Yung itinuturo ni Jesus about His love and forgiveness. Jesus replied, "You judge in the same way that everyone else does, but I don't judge anyone." Malinaw yan. Jesus is Savior, not judge. At least at the moment. And yet we always love to judge people in the name of Jesus. But Jesus does not judge anyone. And if Jesus does not judge anyone, what is our business judging our fellow men? The Pharisees and their followers are under the law, so they judge others by the law. Meanwhile, Jesus is not under, not for the law, so He is free from the law, and He teaches and gives freedom from the law. Yan lang ang maunawa ng Kristiyano, tatahimik ang buhay niya, at magiging masarap din siyang kasama. Ang pagkakaiba ng law at grace, ng freedom in Christ, and yoke of slavery under the law. Pag naintindihan niya yon at pinili niya si Jesus, at pinili niyang lumaya from the law of Moses, hindi na siya kahit kailan matatakot. Perfect man o hindi perfect ang kanyang performance, at hindi na rin siya mananakot, at hindi na siya mambabato ng kapwa. The reason why many Christians continue to stone others is because they don't understand what it means to be free in Jesus. What the love of God through Jesus means. Kasi parang ganito, oh, salvation is free. It is by love of Jesus. It is by forgiveness. Tanggapin mo ito because you are now under grace, under love. At pagkatanggap mo kay Jesus, sasabihin ng church, huli ka, tumanggap ka na. Ngayon, member ka na ng church namin, balik na tayo under the law. Ito na uli ang mga law. Ito na uli ang mga law. At pag hindi ka sumunod, ititiwalag ka namin, papagalitan ka namin, pag-uusapan ka namin, i-judge ka namin. So sa kanila, yung salvation by grace, pang-akit lang para sumali ka sa kanila. At oras na sumali ka na, ibabalik ka uli sa law. Gapos ka na naman, nadagdagan pa. Kasi the last 2,000 years of Christian history has added so many other laws and regulations to that which Moses made. Balik oppression, balik guilt, balik judgmentalism, at balik hypocrisy. Sa takot mo na lang na mabato, sa takot mong ikaw ay malantad, magpapanggap ka. Kaya ang mga tao sa church, may mga maskara. May nag-comment nga, pinaka-hypocritical people daw on earth ay mga taga-church eh. Kasi lagi nagpapanggap. Paano? Pagka sinabi mo ang totoo, huhusgahan ka. Nasaan si Jesus? Nasaan yung freedom? Nasaan yung grace? Nawala. Pang-akit ang salvation by faith. At pag tinanggap mo na, biglang, oh, works na uli yan. Kailangan wala kang katapusan ng pagsisikap na abutin ang hindi mo naman kayang abutin kung talaga nga aminin mo lang. John 8:21-24, Jesus also told them, "I am going away and you will look for me, but you cannot go where I am going and you will die with your sins unforgiven." Sabi sa pupuntahan ko, di kayo makakasunod. Dahil sa kalagayan niyong yan, mamamatay kayo nang hindi kayo napapatawad. Anong kalagayan? Yung ang inaasahan ay personal performance. Yung ang ginagawa ay husgahan ng personal performance ng iba. Sabi, because ang pinapairal niyo ay law, papairalin din sa inyo ang law. And you will never be forgiven. Hindi niyo ako kayang sundan dahil ang aking daigdig ay daigdig of forgiveness and love. Pero ang gusto nyo, judgment, judgmentalism, hatred, and anger, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi nyo ako pwedeng sundan. Verse 23, Jesus answered, "You are from below," which also means you are about the law. "And I am from above," which is grace and love. "You belong to this world, but I don't. You are under the law, I am not. That is why I said you will die with your sins unforgiven. You don't have faith in me. You have faith in Moses. You have faith in the law. You have faith in yourselves, in your own performance.
If you don't have faith in me for who I am, you will die and your sins will not be forgiven. Why will your sins not be forgiven? Because you don't forgive others of their sins. Why will your sins not be forgiven? Because you're a sinner. And why are you a sinner? Because you subscribe to the law, and the law makes you a sinner. Pag may nakalagay na no parking at nagpark ka, may kasalanan ka na. Pero kung walang nakalagay na no parking, kahit magpark ka, wala kang kasalanan. At yun ang inalis ni Lord, yung no parking sign, yung law, ang inilagay niya, love, I love you. Anong nakakatakot doon? Why are people uncomfortable with that idea? Because they want to be under the law. They're afraid of their own selves and others that you might abuse God. Sobrang laki ng Diyos, hindi mo kayang abusuhin. Hindi mo siya kayang ubusin ang pag-ibig niya. Nothing can separate you from the love of God through Jesus. No height nor depth. No length nor width. No demon or angel. No adversity or goodness. No misfortune or fortune can separate you from the love of God through Jesus. And yet, why are we so afraid of love? We are afraid to love and we are afraid to teach love. Iniiba natin ang katuruan ng Diyos. Under grace na nga ang Kristiyano, ibabalik mo uli sa law. Puro guilt. Faith in Jesus sets people free from sin and the law and from spiritual death because the law of Jesus invalidates the law of Moses. Gaano kahirap maintindihan yon? Pero pag pinaghalo mo sa iisang sisidlan ng love of Jesus and law of Moses, confused ka. And you will confuse everyone else. And you will never have peace. How can anyone under the law have peace when you know that every moment of your life, you are not able to obey all the law all the time? Sinob na nga ng Diyos yung problema. Sige na, love na lang. Kaya kuminsan, pagka may mga meeting ang mga leaders ng church, anong gagawin kay ganun, anong gagawin kay ganyan, dapat sinasabi, oh, love na lang. Meeting adjourned. Hindi ipapatawag pa si nagkasala, lilitisin, ano mga kasalanan mo, sinong kasama mo kasalanan, tawagin dito, ihantad sa publiko sila, sabihin ang mga kasalanan nila, parusahan sila, Moses yon. Marami mga Christian churches, si Moses naman yung idol, hindi si Jesus eh. Mahirap ba maintindihan yon? Kaya hindi tayo napanatag, hindi tayo natatahimik. At habang nagba-Bible study yung tao, habang umaaten sa church, lalo humihirap kasama, lalo nagiging mapamuna, mapamintas, lahat na lang makasalanan, lahat masama, kasi nga nagiging maka-Moses, hindi maka-Jesus. Kailan pa mag-ahari si Jesus sa ating puso habang laging sinasabi ng ating nguso na si Jesus ang hari? John 8:30, after Jesus said this, many people put their faith in Him. Meaning no longer in the law, but in Him. Yun ang mga unang tunay na Kristiyano, yung kumawala, humulagpos sa law of Moses, sa traditions of Israel, at tinanggap ang walang patakarang pag-ibig ng Diyos na iniaalok ni Jesus. Nung tumigil silang piliting akyatin ang matarik na bangin paakyat sa Diyos, nalaglagan lang sila ng laglagan dahil hindi nila maakyat at sumakay sila sa elevator ng love of God through Jesus, yun ang mga unang Kristiyano. Saved by faith through grace, not by works, meaning not by obedience to the law. Sumusunod ka na lang sa ideya ng batas, pagmananampalataya ka na, dahil mabait ka, o gusto mong mabait at pinipilit mo maging mabait, pero hindi para tanggapin ka ng Diyos, hindi para patawarin ka ng Diyos, hindi para maligtas ka. Gumagawa ka ng mabuti, sinisikap mong gumawa ng mabuti, dahil ligtas ka na, hindi para ka maligtas. At kung ligtas ka na, sinisikap mong gumawa ng mabuti, panakana kayo nagkakamali ka, nahuhulog, ligtas ka pa rin. Kaya gumawa ka uli ng mabuti, nadapa ka, bumangon ka uli, nahulog ka, umakyat ka uli. Pero at the end of your life, you will see God face to face because you are saved through faith, not by works. Kaya yun ang pinag-uusapang eternal salvation. Once saved, always saved. Because your salvation is not according to your performance. It is according to the love of God through the performance of Jesus, which is perfect. The perfection of Jesus transfers
to the imperfect believers who are made perfect by their faith. Dapat pagkalinaw-linaw nun. Kaya tayo mapanghusga, kaya tayo laging guilty, kaya tayo lagi nagpapanggap kasi hindi natin naiintindihan that we are saved by God's love through the perfect sacrifice of Jesus. And though we are to strive towards perfection, we must admit that we can never be perfect this side of eternity, and all our imperfections will be charged to the cross. Kaya tayo may Savior. Hindi natin Savior ang ating sarili. At dahil hindi tayo Savior ng ating sarili, hindi din tayo Savior ng kapwa, therefore hindi rin tayo dapat judge ng kapwa. John 8:31-32. Jesus told the people who had faith in Him, "If you keep on obeying what I have said, you truly are my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free." Pagpatuloy kayong sumunod sa akin, tsaka nyo palang marirealize yung katotohanan ng pag-ibig ng Diyos, yung katotohanan ng pagpapatawad, yung katotohanan na magiging malaya. At pag naintindihan nyo na ito, lalaya kayo. Saan kayo lalaya? Sa needless guilt that you carry in your heart all the time. Lalaya kayo sa oppression ng religion at lalaya kayo sa pagiging oppressive in the name of God. Mapapayapa kayo, matatahimik ang loob nyo, not because you are perfect, but because you know that the perfect work of Jesus makes you perfect in the court of God by His performance, not by yours. Then you will be free. At pag naintindihan mo at natanggap ang pag-ibig ng Diyos na walang patakaran para sa'yo, matututo ka rin magmahal at tumanggap sa iba ng walang patakaran. Habang napakataas at napakasungit ng patakaran mo sa iba, ibig sabihin lang noon, hindi mo pa lubos na nauunawa ang bait sa iyo ng Diyos. Kasi pag naraman mo na kung gaano kabait sa iyo ang Diyos, magiging mabait ka rin sa kapwa. Kaya hindi ka mabait sa Diyos kasi hindi mo pa nararamdaman kung gaano kabait ang Diyos sa iyo, kasi ang tumatalab pa sa buhay mo ang sungit ni Moses, ang law niya, hindi ang grace of God through Jesus. Yun ang pinakamahalagang maintindihan. Kaya sabi ni Jesus, "Come to me, all of you who are tired of obeying the law, tired of being judged, tired of being hypocritical. Come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Take the yoke I give you. My yoke is easy, my burden is light." Gagaan ang buhay nyo, gagaan ang dibdib, luluwag ang paghinga, dahil mabubuhay kayo sa katotohanang mahal kayo ng Diyos at ang aking ibinayad para sa inyo ay sapat. Kaya hindi man kayo perfect, at dapat naman na lagi kayong maging mabuti kasi anak kayo ng Diyos, pero sa mga panahong di kayo magiging kasimbuti ng inaasahan, mabuti pa rin kayo sa tingin ng Diyos dahil ang nakikita niya ay ang dugo ni Jesus na inihuhugas sa inyo, hindi ang inyong mga sarili-sariling dumi. Pag na-realize mo yon, mapapahinga ka. At sasabihin mong, "Salamat o Diyos, napakabait niyo po. At dahil dyan, magiging mabait din ako sa aking kapwa." Eh bakit ka masungit? Eh ang sungit-sungit din ni Moses sa akin eh. Hindi masungit din ako sa iba. Eh bakit lahat sinusukat mo by the law? Eh kasi ako din eh, sinusukat sa law ni Moses. Kaya ka nga dapat tumanggap ng pag-ibig ng Diyos Ama sa pamamagitan ni Jesus para ka lumaya. Sabi ni Jesus, "If the Son sets you free, you will be free indeed." So, free ka ba? Sabi niya, "If you follow what I said," meaning follow me, follow in my way, not in the way of the law, not in the way of the Pharisees. Obedience to Jesus, obedience to the way of Jesus, not to the law, is the mark of true discipleship. Ang tunay na patakaran, pamantayan at kakakilanlan sa sumusunod kay Jesus, siya ay maibigin. Hindi mapang-usig. At sa pag-ibig na yon, sa Diyos at sa kapwa, natututunan din niyang ibigin ang kanyang sarili kahit alam din niyang hindi siya perfect. Self-rejection is the result of being oppressed by the law.
pag nire-reject mo ang iyong sarili, to the point na gusto mong sirain ang iyong sarili, to the point na gusto mong pampatayin ang iyong sarili, ibig sabihin, sobra ka ng nalason ng law na pati ang sarili mo ayaw mong tanggapin, samantalang katanggap-tanggap ka sa Diyos kung iintindihin mo lang ang ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. A true disciple is not measured by the kind of Bible version he reads. A true disciple is not measured by the many ministries he holds. A true disciple is known by his love, by her love. Love is the measure of all things. Paul says, love is the greatest. And Jesus says that all the law and the commandment is all about love. So if your interpretation and application of the law and the commandments is unloving, baloktot ang pagbasa mo at mali ang pagkakaintindi mo. Pag ginawa kang masungit, mahigpit, malupit ng law, ng religion, baligtad ang dating sa iyo noon. Dapat pinabait ka. Ginawa kang mapagtanggap, maibigin. True disciples get to know the truth, who is really none other than Jesus. True disciples are set free from the law, from sin, and from judgment. From the punishment issue of sin, and from being judged and being judgmental. Ang laking kalayaan yun, ang laking luwag ng dibdib. At pag naramdaman natin ang ganong luwag, ganong kalayaan, nagiging mapagpalaya din tayo sa iba. Niluluwagan din natin sila. You can give only what you have already received. You cannot give what you do not have. So if a religious person is not loving, they don't have the love of Jesus, therefore they are not disciples of Jesus. Akala lang nila. John 8:36, if the Son gives you freedom, you are free. And yet, marami sa mga so-called Christians, puro pa rin sin ang laman ng utak, sin ang focus, sin ang doctrine, sin ang lagnat. And they demonize anybody who is not always obsessed with sin. Lagi nila ang pinag-uusapan, sin. Sino ang sinful, sino ang dapat parusahan, ano ang sin. Laging yun ang laman. Ang bunga tuloy sa mga tao, guilt, judgmentalism, hypocrisy. This is not restful, this is not of the Lord. Bakit laging pinag-uusapan ang sin, ibinayaran na ni Jesus ang sin? Tapos na ang issue ng sin, dahil ang issue na dapat ngayon, forgiveness and love. Akala ng iba, pagkat labang itunturo mo, para kang hippie, para kang bangag, nandrugista na love, make love, not war. Ganun ang ginagawa nilang image pag nagtuturo ng love. E di ganun ang gawin nilang image si Jesus, dahil si Jesus ang kapural ng love. Siya ang promotor ng love. And yet many Mosaic pulpits, many pulpits under the law, deride, insult, and malign the doctrine of love. Pag labang itinuturo mo, itinuturo nila para kang isang hampas lupa na pakalat-kalat sa mundo, tamad, walang ginagawa kundi love man, peace man, parang ganun. Eh si Jesus ang nagturo ng love. At ang kanilang dinadramatize sa akala mo napakagandang virtue, eh lagi nalang righteousness, sin. Yun na nga ang binaliwala ng love eh, yung law. So dapat mo lang malaman kapatid, by what do you live? By the love of Jesus or by the law of Moses? Choice mo naman yan eh. And by making a choice, it will show in your lifestyle. Makikita. Always rejecting others, rejecting even yourself. John 8:33-38. They answered, "We are Abraham's children." Yan ang pinagmamalaki nila. "We have never been anyone's slaves. How can you say that we will be set free?" In denial sila na hindi sila malaya, samantalang yun na nga ang kanilang pagkakahindi malaya, that they are under the law. Jesus replied, "I tell you for certain that anyone who sins is a slave of sin. And slaves don't stay in the family forever, though the Son will always remain in the family. If the Son gives you freedom, you are free.
I know that you are from Abraham's family, yet you want to kill me because my message isn't really in your hearts. I am telling you what my father has shown me, just as you are doing what your father has taught you. Truth, Jesus the Son wants to set people free from sin and from the law that makes people sinful. Sinasabi ni Jesus, sinful kayo kasi you are under the law. Pag walang law, di walang sin. So bakit nyo pinipilit yung law? Jesus differentiates his father from the father of the Pharisees and the Israelites. Sabi niya, I want to teach you what my father teaches, not what your father teaches. Nilinaw ni Jesus, oy, huwag niyong maisip-isip na pareho tayo ng ama. Ang itinuturo ko sa inyo, yung itinuro ng aking ama, nakabaligtaran sa itinuturo ng inyong ama. So sa kabila pala ng pagiging relihiyoso ng mga Israelita at pagsunod nila sa mga batas na ito, hindi sila anak ng Diyos. John 8:39-41. The people said to Jesus, Abraham is our father. Jesus replied, if you were Abraham's children, you would do what Abraham did. And Abraham is called righteous because of faith. You know that. Not because of works. Instead, you want to kill me for telling you the truth that God gave me. Abraham never did anything like that. But you are doing exactly what your father does. So Jesus says the people's actual father is different from who they thought or they believed it to be their father. John 8:41-42, don't accuse us of having someone else as our father, they said. We just have one father and he is God. Palaki ng palaki ang claim. Kanina, father nila sa Abraham. Ngayon, father nila ang Diyos. Jesus answered, if God were your father, you would love me. Parang kanina, if Abraham was your father, you would love me. But you don't love me because Abraham is not your father. If God were your father, you would love me because I came from God and only from Him. He sent me. I did not come on my own. So God's real children would know and accept and love Jesus and the truth. Yan ang pamantayan ng tunay na anak ng Diyos. Mamahalin si Jesus. Ang katotohanan ang dala ni Jesus, ang kalayaang bigay ni Jesus. God's real children would love other people also and would not insist on the law and would not kill or die for the law. As long as you kill or hurt people because of the law, you are not God's child, you are not Abraham's child. The people's lovelessness and cruel legalism show who their real father is, not Abraham, not God. John 8:43-44, why can't you understand what I'm talking about? Can't you stand to hear what I'm saying? Sabi ni Jesus, your father is the devil, and you do exactly what he wants. He has always been a murderer and a liar. Una, sinabi lang ni Jesus, hindi si Abraham ang inyong ama. Huwag kayong magkaroon ng ilusyon na anak kayo ni Abraham. Tapos hindi Diyos ang inyong ama. Huwag kayong mag-akalang anak kayo ng Diyos. At nung ayaw pa nila ng ganon, dinirecho na ni Jesus, si Satanas ang ama nyo. Anak kayo ng demonyo. Yun ang sinabi ni Jesus sa mga Israelita. Kasi siksik nyo sa law. Nagiging malupit kayo because of the law. Nagiging hypocritical kayo because of the law. At ngayon, ipinadala ko ng Ama para ituwid ang liko, liwanagan ang madilim, itama ang mali. At gagalit kayo sa akin. Gusto niyo akong patayin. Ipinakikita niyo kung kanino talaga kayo anak. Anak kayo ng demonyo. Can you imagine, masampal ka ng ganong kalaking katotohanan ni Jesus mismo? Siguro naman, hindi na natin kailangan ng hermeneutics o interpretation sa verses na ito. Malinaw ang sinasabi ni Jesus. Pag hindi ka tumatanggap ng walang patakarang pag-ibig at pagpapatawad ng Diyos, at pagka hindi ka rin nagpapatawad sa iba, at pag ipinipilit mo iparusahan yung mga sa palagay mong makasalanan, anak ka ng demonyo. Hindi ka anak ng Diyos.
huwag mong lokohin ang sarili mo. Kasi hindi yan ang katuruan ni Jesus. Gaano karami ang ligaw, mga kapatid? Gaano karami ang lito? Let us pray na hindi talaga sila anak ng demonyo. Nalilito lang sana. At kung nalilito, maaaring maliwanagan kung makikinig sa paliwanag. Habang hindi ka maibigin, huwag kang mangarap na anak ka ng Diyos. Because God is love, and those that love are born of God, and they know God. Sabi, he that loveth not knoweth God love, knoweth not God, for God is love. Yun ang pamantayan ng tunay na anak ng Diyos. Hindi kung gaano ka conservative, hindi kung gaano ka higpit, hindi kung gaano ka sungit, kundi kung gaano maibigin. John 8:45-47. Everything I have told you is true, and you still refuse to have faith in me. Anyone who belongs to God will listen to his message, but you refuse to listen because you don't belong to God. Kung magkaka-heart attack lang siguro si Jesus, nagka-heart attack na sa tigas ng ulo ng mga tao. Hindi kayo anak ng Diyos. Gumising kayo sa katotohanan para maging anak kayo ng Diyos. Magbago kayo ng patakaran, magbago kayo ng pananaw. Those who insist on the law, on legalism, and on judging others do not belong to God. Jesus drops a bomb in the center of Israel's religion. Sabihan ka ba naman, anak ka ng demonyo? And all along, itinuturo mo, ikaw yung anak ng Diyos. Because of their religiosity, their legalism, and unloving ways, the Pharisees and their followers are children of the devil, according to Jesus. They do not belong to God. That's why they cannot give God's love, because they do not have it. Kaya sabi niya sa Pharisees, woe to you, Pharisees and teachers of the law! You travel over land and sea to win a single convert, and when he becomes your convert, you turn him to be twice as much a son of hell as you are. You stand in the way of people. You don't enter the door of heaven, and you will not let anyone enter. Hinaharangan nyo, dahil ang pinakakain nyo, ipinalululo ninyo, ipinantatali nyo sa mga tao, is the law. The true children of God are free from the law and the compulsion to impose the law. Hindi ka inasign ng Diyos sa maging hukom. Don't judge anybody. And don't punish anybody for their sins. If anyone would punish them, it would be God. But Jesus received all the punishment so that we may be free from the punishment. Even in the court of law, you don't practice double jeopardy. Hindi mo paparusahan ang naparusahan na, hindi mo huhusgahan ang nahusgahan na for the same sin. At hinusgahan na si Jesus para sa kasalanan ng lahat ng mananalig, bakit manghuhusga ka pa sa tao? Na nagpapasakop naman kay Jesus at isinusuko kay Jesus sa kanyang buhay. The true children of God are free from condemnation and from condemning others. Ang tunay na anak ng Diyos hindi lang malaya mula sa panunuligsa at mula sa panghuhusga ng kapwa, lumaya-laya rin sila sa pagiging manghuhusga. The true children of God are free from judgment and from judging others. Test teachers and teachings for Jesusness or for lack of it or for opposition to it. Maraming ang tawag sa sarili nila Kristiyano, ang totoo, kontra kay Kristo. Habang ang ipinipilit mo ay law and punishment for lawbreakers and sinners, kontra ka kay Kristo. Dapat malinaw yun. Test teachers and test your own belief system and yourself. At sabi mo, Kristiyano ba talaga ako? O Pariseo ba ako? O nalilitong pinaghalong Kristiyano at Pariseo? At actually more of Pariseo than Kristiyano. Who is your father? Whose child are you? Are you free in Jesus? Because the true children of God are free in Jesus, and they set others free also because of the love of Jesus. Come to me, all of you who are tired and heavy laden,
and I'll give you rest. Take my yoke upon you. My yoke is easy, my burden is light, and you will find rest for your souls. Yan ang pangako ni Jesus. Be free. Dear Lord, we thank you for freedom. Salamat sa mga verses na ubod ng linaw, maliwanag pa sa sikat ng araw sa tanghaling tapat, kung sino ang tunay na itinuturing ng iyong anak na si Jesus, na anak ng Diyos at anak ng Diablo. Ipaliwanag mo sa amin ang mga bagay na ito, Panginoon. Turuan mo kaming linawin ang aming isip at iwagwag, iwaksi, tanggalin ang mga mali at baluktot na paniniwala maging ng mga Kristiyano na natanim sa aming utak at nagpapabigat ng buhay at nagpapalayo ng aming loob sa inyo at sa aming kapwa. Teach us to accept fully and just be thankful for your love through Jesus, and teach us to love others fully because you love us also. Pagbulay-bulayan natin ang makahulugan ito, mga kapatid. At paano ito i-apply sa ating pangaraw-araw na buhay? At huwag na tayong palito muli kailanman kung tayo'y Pharisee o Christian, kung tayo under the law or under grace, kung malaya ba tayo o bilanggo. Dear Lord, clarify all of these important issues in our minds and let them find fruition, let them find results in our daily life. Magbulay-bulay tayo, makipag-ulayaw sa Diyos.